nais ko lang pong magbigay ng mga idea tungkol sa sahod. Itong yung medyo maganda din sahod, mga high salary, may mababa din. Kasi depende po sa position eh. Itong mga bibig kasing kong mga job position, tungkol lang po sa construction workers dito sa Saudi Arabia. Ito po yung direct staff, mga direct staff. Ito po yung mga bibig kasing ko. Welder, ang sahod niya po ay 1,800 to 4,000 Saudi Riyal. Foreman or lead man, 1,500 to 4,500. Scaffolder assembler, 1,500 to 2,000. Electrician, 1,200 to 1,800. Painter, 1,500 to 2,500. Peter, 1,200 to 1,800. Machinist, 1,200 to 200. Crane operator, 3,500 to 6,500. Fabricator, 1,200 to 2,000. Helper o laborer, 800 to 1,200 Saudi Riyal. Mason, 1,200 to 1,800. Rigger, 1,500 to 2,500. Steel fixer, erector, 1,200 to 1,800 Saudi Riyal. Yun po yung mga sahod nila dito sa Saudi Arabia. Pero depende pa rin kung mas mataas pa yung ibibigay ng employer nyo, ng company. Ito po yung sa construction workers lang siya. Ngayon po, kung halimbawa, kung ex-abroad, kasi depende po sa ito sa baguhan ko, ex-abroad. Basta yun ang pinaka-sahod nila dito sa Saudi Arabia. Plus po, ito yung mga ano to, di ko alam kung kasama dito yung allowances nyo o ano, basta ito yung sasahod lang. Sasahod nyo lang to. Di ko alam kung kasama na dito yung allowance nyo, basta yung kabuhan niya. Ngayon po, kung halimbawa lang magbabalak kayo, pag-isipan nyo muna. Huwag yung nakikita nyo agad yung sahod, kung magkano yung sahod. Isipin nyo muna sarili nyo kung kaya yung lumayo sa pamilya nyo. Kasi pag nakita yung agad yung sahod, ay maganda ang sahod. Hindi ganun yun. Isipin nyo muna, kaya ko bang lumayo sa pamilya ko? Bakit ako lalayo? Kasi yung sahod na to, isa pag ano, kung mas maganda, may maganda kang trabaho sa Pilipinas, mas maganda pa din to eh. Mas maganda pa rin sa Pilipinas. Pero kung wala ka din naman papasukan at mayroon kang opportunity na makaalis sa Saudi, puntang Saudi, hindi sunggaban mo na to. Pero lagi mong iisipin bakit ka lalayo sa pamilya mo. Kasi ang pag-aabot hindi ganun kadali po eh. Nakaasan din ng loob. May dadagdag lang po ako no. Kung panahon po ng Saudi season, may mga trabaho po na hindi mo pwedeng applyan dyan sa Pilipinas. Kasi itong trabaho na to, pang Saudi lang po, sa local employment, local employee. Pang Saudi lang po, sa local lang nila dito sa Saudi. Hindi mo siya pwedeng applyan sa Pilipinas. Kahit sabihin mong hiring siya, basta wag mo na lang applyan kasi, halimbawa, at least pag tinamaan ka ng, ito yung sa Saudi season eh. Kasi pag tinamaan ka po ng Saudi season, pag inapplyan mo to, nasa dalawa lang po. Kung ilipat ka ng ibang trabaho o tanggalin ka po. Ngayon po, ito po yung huwag nyong a-applyan sa Saudi hanggat maaari. Kasi magkakaon mo ng Saudi season,
hindi kayo basta-basta matatanggal. Ito po yung mga bibigkasin ko na hindi dapat applyan dahil sa local employment dito sa Saudi Arabia. Ang pwede na magtagbaho sa mga local lang nila. Ito yung mga posisyon na bibigkasin ko. Admin manager, clerk, pod service, attendant, secretary, driver, light vehicle, gold shop employees, security guard, tourism staffs, receptionist, pharmacy assistant, bed collector. Yun po ang hindi mo pwedeng applyan sa Pilipinas kahit hiring siya. Kasi pag tinamaan ka po ng Saudi season, yun ang pagpipilian mo, ilipat ka ng ibang area o mapauwi ka po. Kasi Saudi season po yan, wala tayong magagawa. Kasi binibigyan po nila yung mga bagong employer nila, bagong employee nila sa local. Yun ang pinapriority, yun ang mga tagbahong pang dito lang po sa local, sa Saudi Arabia. Kung halimbawa, kung bago ka dito, doon yun ang tagbaho mo, sikapin mo po magkaroon ka ng bagong tagbaho. Kasi pagpunta mo dito ang tagbaho mo, sikapin mo mailipat ka ng ibang tagbaho. Kasi halimbawa, pag tinamaan, magkaroon man sila ng Saudi season, wala ka dito sa mga nabigkas kong tagbaho.